So in number 2, we have negative 324. Then we have 108. Next is negative 36. The next is 12. The next is 1/4. Do you think, what is the next term? No observation. So, ganito natin kukuhanin para makuha natin yung next three terms niya. So, simply get the ratio or yung common ratio. Kung sa arithmetic, we have common difference, diba? Para makuha yung common difference, ginagawa natin, sinusubtract natin to the preceding, yung last na, diba? Bago mag-term na yun, sinusubtract natin. Now, dito naman, para makuha natin yung ratio, we're going to divide. Kasi andiyan yung metric, diba? Multiply yon. So, kabalik tara ng multiplication is division. Division yung gagamitin natin para makuha natin yung ratio. Yung common ratio nila. So, for example, kinuha natin ang ratio ni negative 324 pati ni 100. So, unahin muna natin si second term. Nasa numerator second term, we have 108. We have 108. Then, nasa denominator naman si 324. Pero negative siya. Dahil negative yung nakalagay doon. Okay? 324. So, what is 108 over 324? Negative 324. Kapag ni-lowest term natin yan, kasi i-divide natin yung 108 divided by negative 324. So, paano kaya, sa pang-lowest term natin siya, anong fraction ang lalabas? Negative 1/3. Done. Very good. Negative 1/3. So, 108 then. So, kapag ginano natin siya, nilawas na natin negative 1/3. Ngayon, sa dalawang ito, meron tayong negative 1/3 na ratio. So, hindi enough ang isa para malaman that they are, the common ratio nila is negative 1/3. So, maghanap pa tayo ng ibang ratio. So, negative 36, then 108. Unahin natin lagi yung mas mataas sa term natin or yung the third term, diba? Kasi ang mangyari dito, a sub n, then dito naman sa baba is a sub n minus 1. Okay? Minus 1 lagi. Kung si a sub 3 ang kinuha natin dito, which is negative 36, so understood na si a sub 2 naman yung nasa baba natin. Okay? So, laging kung si a sub 3 yung nasa taas, kung third term yung nasa taas, then yung nasa baba natin, our denominator will be a sub 2 or the second term. So, negative 36 over 108. So, what will be the answer kapag nilowest term natin sila? Negative 1/3. Okay. Negative 1/3 then. Ay, negative 3 lang. Negative 1/3. So, nakuha natin na ang ratio nito is negative 1/3, diba? Ang ratio ng sequence natin is negative 1/3. Dahil alam na natin what is the ratio, makukuha na natin yung next 3 terms niya. Okay? Ano yung next 3 terms? So, ang huli nating term is negative 1 and negative 4. So, kung i-multiply natin siya sa negative 1/3 times negative 1/3, magkakaroon tayo ng negative 4 times negative 1, magkakaroon tayo ng 4, 4 over 3. So, magiging 4 over 3 yung next term natin.
Okay, then dahil next three terms, so isang term pa lang yung nakuha natin. Say 4 over 3 naman, i-multiply ulit natin sa kay negative 1/3. So 4 over 3, we have 4 over 3 times negative 1/3. Magkakaroon tayo ng negative 4 times 1, that is 4. Then 3 times 3, that is 9. Or negative 4 over 9. So, ang mga susunod na sagot na dito, puro fraction na. Negative siya. Then, next naman, si negative 4 over 9, multiply ulit natin kay 1/3. Negative 1/3, syempre. Huwag natin kakalimutan si negative. So, 4 times 1, 4 times negative 1, that is negative 4. Then, 9 times 3, that is 27. So, may sagot tayo na 4 over 27. So, wala naman siyang lowest term na, diba? Kasi 4 and 27. Ang huli natin is negative pala. So, kapag pinag-multiply natin, magiging positive pala siya. Okay. So, ito yung next three terms natin. We have 4 over 3, negative 4 over 9, then 4 over 27. So, ganyan kinukuha natin yung common ratio or common ratio natin. So, ano ulit yung formula ng common ratio natin? Lagi natin tandaan, R is equals to A sub N over A sub N minus 1. So, lagi lang natin, yung parang katulad sa ating ano, sa ating arithmetic sequence, like in our arithmetic sequence, pinag-minus natin yung magkasunod na term. So, ganyan din sa atin, ipag-divide naman natin yung magkasunod na term. Okay? So, para makuha natin yung common ratio. Now, let's go to our topic, the geometric sequence. So, pag geometric sequence, syempre, meron din yung formula. Ang formula ng ating geometric sequence is A sub n, so copy nyo ito, A sub n is equals to A sub 1 multiply to R n minus 1. Okay, so we have, ito yung ating geometric sequence formula. Para malaman natin yung mga term na to na hindi na natin isusulat lahat or hindi na natin need na isulat lahat ng term para mas mabilis natin malaman yon, geometric sequence formula ating gagamitin. Which is A sub n is equal to A sub 1 multiply to R raised to n minus 1. Yung n natin, the number of terms ulit. Diba? N term yan. So, n term. Kung ilang term, halimbawa, ang term lahat natin is 36 or di kaya meron tayong 48 terms. So, n term yung n natin. Si A sub 1, which is our first term. Diba? Kapag sub 1 lagi, that is first term. So, meron naman tayo ditong n. That is the n term natin or the A sub n natin, the n term natin. Okay. Or the value of that n term. So, tignan natin para So, determine the first five terms of the geometric sequence with the given first term and the common ratio. So, alamin natin yung first five terms, diba? We're going to determine the first five terms of this sequence. So, na-given lang daw is si ratio at si, meron tayong ratio, at si first term. Okay? We have, alamin natin yung first five terms ng sequence na meron lang tayong ratio at first term. So, halimbawa, we have the ratio of 2. Then, ang first term natin is 3. So, para malaman natin yon, so, derive natin siya dito sa ating formula. We have the A sub n is equals to A sub 1 times R n minus 1. Okay? So,
i-sabihin natin kung para malaman natin yung first term, di ba? A sub 1 muna. Para malaman natin yung first term natin, A sub 1 natin is equals to ang A sub 1 3. Then ang R natin, ratio natin is multiply natin kay 2. So n minus 1. So anong exponent ng ating ratio? So ang n pala natin, means ang n natin is 1, so 1 minus 1. So, then meron tayong 2 raised to 1 minus 1. So, ang 2 raised to 1 minus 1, yung 1 minus 1, so subtract natin, diba? Magiging 2 raised to 0. What is the value of 2 raised to 0? Any number raised to 0 is what number? 1. 1. So, 2 raised to 0 is 1. So, ang a sub 1 natin, o ang first term natin is 3. Times 1 is equivalent to 3. So, meron na tayong first term. Si second term naman ang ating hanapin. Okay? So, si second term, ililabel natin siya as A sub 2, which is our second term. So, A sub 1, what is the value of A sub 1 natin? 3. Then, multiply natin kay 2. Then, dahil second term na tayo, yung n natin, hindi na siya 1 ulit. Magiging 2 naman siya. 2 minus 1. So, simplify natin, 3. Then, 2 raised to 2 minus 1, magiging 2 raised to 1 yan, diba? Kasi 2 minus 1, that is 1. So, 2 raised to 1, or magiging 2 na lang siya, or we simply put 2. So, 3 times 2, that is 6. So, this is our first term, then this is our second term. The a sub 2 is our second term. Then, si a sub 3 naman ang ating kukuhanin, which is our third term. Ano ang third term natin? A sub 1 ulit natin, we have 3. Then, multiply kay 2, which is our ratio. Then, n minus 1, it means 3 minus 1. Kasi third term na tayo. Then, simplify or solve. 2 raised to 3 minus 1. So, 3 minus 1, that is 2. So, magkaroon tayo ng 2 raised to 2. What is 2 raised to 2? 2 raised to 2, that is 4, diba? Then, 3 times 4, that is 12. So, paulit-ulit lang natin gagawin to hanggang sa maging a sub 5 tayo. Because we are going to determine the first 5 terms. So, kay a sub 4 naman tayo. Ulit-ulit lang yan. So, we have 3, then multiply kay 2, and our exponent is 4 minus 1, or 4 minus 1, that is 3. So, 3, multiply kay 2, 4 minus 1, raised to 3 tayo. So, 3 times, unahin muna natin si exponent, bago natin yung multiply kay 3 lagi, okay class? Then, 2 raised to 3, what is 2 raised to 3? 2 times 2, that is 4 times 2, that is 8. So, 3 times 8, 24. Then, kay A sub 5 naman tayo, A sub 5. Or, yung indicator natin ng ating fifth term. So, sa fifth term naman tayo, we have A sub 5. A sub 1 natin, 3. Then, multiply kay 2, which is our ratio. Then, ang n natin, 5 na siya, minus 1 ulit. 3 times 2. So, 5 minus 1, that is 4. So, what is 3 raised to 4? Ay, 2 raised to 4. Lagay natin si 3. 2 raised to 4, that is 2 times 2, 16. 4. Yes, 16. So, 3 times 16 or 3 multiplied to 16, what is the answer? 48. So, maliit pa kasi yung number, no? Pwede na natin hindi sana computin. Dahil ang first term natin is 2. So, ayan, first term natin kasi natin is 3, di ba? Second term natin is 6. Third term natin is 12.
fourth term, 24. And fifth term, that is 48. Okay? So, ganyan natin nalaman. So, for 3, 6, 12, 24, and 18. Okay? So, ganyan natin sila nakuha. So, ganyan lang. So, substitute lang muna tayo dito. Isasubstitute lang muna natin sila sa ating mga value. So, may tanong ba tayo? Wala po. Wala po. So, for example naman, fraction. So, ulit lang tayo dun sa may negative and positive sign. Kasi, marunong na naman kayo sa kapag negative or positive, mag-multiply ng negative or positive. So, magkakaroon tayo ng ratio. Ang ratio natin is fraction. Paano natin siya kakonsulte? Wait lang ka. May account sa teacher Carmina. May ano, stalker. May dummy account. So, ang isa ba natin is 12. So, pakireport na lang class nun ha kapag free time natin mamaya. Yung dummy account ni teacher Carmina. Isa ba natin is 12. We have the first term of 12, then we have the common ratio. Ito na, naging fraction na. So, masaya din naman pag may fraction. Nakakatuwa mag-solve pag may fraction. So, ang ratio natin is 1/2. So, ganyan ulit. We're going to get the first 5 terms ng a sub 1 natin. And the first term natin is 12 and the ratio is 1/2. So, a sub 1 muna natin. Huwag na natin compute sa A sub 1 kasi sa A sub 1, kita na naman natin na 12 siya. Diretso na tayo kay A sub 2. Naunawaan ba natin? Kasi sa A sub 1, 12 mga siya eh. So, hindi na natin kailangan compute. Sa A sub 2 na yung ating kukompute na sunod. So, sa A sub 2, so, ang A sub n natin, diba? Ito ang gagamitin pa rin natin. A sub n is equal to A sub 1 times R raised to n minus 1. So, ang A sub 1 natin is 12. Then, multiply natin. Ang ratio natin is 1/2. Yan. Masaya. 1/2. Then, ang n natin is 2 minus 1. So, hindi pa masyadong mahirap to kasi 2 minus 1 is 1 na yon, diba? So, magiging exponent natin is 12 times 1/2. Then, raised to 1. Or hindi na natin lalagay to 1. So, 12 times 1/2. Kapag nag-12 times 1/2 tayo, multiply lang natin kay numerator. That is 12 over 2. Diba? So, 12 over 2, that is equivalent to 6. So, may sagot tayo na 6 dito. So, we know that the second term natin is 6. Now, let's go to the third term. So, a sub 1 natin, that is 12, multiply to 1/2. Then, 2 minus 1. N minus 1, which is 3 minus 1 na tayo, diba? 3 minus 1. Na tayo. So, kasi third term na tayo. So, we have 12 multiplied to 1/2. So, what is 3 minus 1? That is 2. So, we have to raise to 2. So, we have 12. So, pag nagsasagot, 1/2 raised to 2.
What is the answer here? So, kapag may nakita tayong 1 half raised to 2, which is naka-close parenthesis siya, i-distribute natin yung exponent natin, both numerator and denominator. So, magiging 1 raised to 2 dito, then 2 raised to 2 din naman dito. Okay? So, bibigyan lang natin siya ng exponent, bawat isa numerator and denominator. So, 1 raised to 2, that is 1. Then, 2 raised to 2, that is 4. So, magiging 1 fourth na siya. Okay? Then, 12 times 1 fourth. What is 12 times 1 fourth? Yes, 3. Magiging 12 over 4 to. Then, 12 over 4, that is 3. So, may sagot tayo na 3 dito. Okay? So, ganito natin mo magtitay na may exponent. Okay, distribute natin. So, both numerator and denominator. Then, punta tayo sa ika-fourth term. Ang fourth term natin is sub 1 natin is 12 pa din. Hindi ko na matanda. Then 12. Then 4 minus 1, that 3 na lang dito. Shortcutin na natin. Alam na naman natin na n minus 1 ulag dito. So 4 minus 1, magiging 3 na lang, diba? So computing natin, we have 12. Then 1 half raised to 3, what is the answer? 1/8. Very good. So, yung iba, how about the others? Susundan naman natin. Okay naman. Then, 1 times 1/8, what? Ay, 12 times 1/8? 3/2. So, magkaroon tayo ng 3/2. And the last term natin, a sub 5, is equivalent to 12. Then 1/3. So n minus, ay 1/3, 1/2, sorry. Then ang raise natin, 4 na siya kasi n minus 1 or 5 minus 1, that is 4 na lang. So 12, 1/2 raised to 4, what is the answer? 2 times 2. 1/16, 1 over 16. Then 12 over, so 12 times 1 over 16, what is the answer? 3/4. So meron na tayong the first 5 terms natin. We have 12, sunod 6, sunod 3. The next is 3/2. And the last is 3/4. Okay? So, 12, 6, 3, 3/2, and 3/4. Hindi siya mukhang 2. Okay. So, iyon yung ating gagawin. So, substitute lang natin ito ng substitute. Okay? So, may tanong ba tayo? Wala po. So, sagutan natin ito. Ang tanong ay, yung letter C lang ang sasagutan niya, okay? So, itong isa, ang A sub 1 natin, A sub 1 is 12. Then, ang common ratio natin is 1/3. Okay? So, in your notebook, then send your answer in my messenger.
a sub 1 is equal to 12, then r is equal to 1/3, or the common ratio natin is 1/3. So you may now start answering, then send your. So which is our second term? Then ang a sub 1 natin, that is 12, multiplied to our ratio, which is 1/3. Then 2 minus 1. Okay. We have 12 times 1/3. And 2 minus 1, that is 1. So hindi na natin tulad yung 1. 12 times 1/3, that is 12 times 1, 12 divided 3, 4. Tama, diba? 4. So, karoon tayo ng 4. Then, sa a sub 3 naman tayo. Or which is our third term. So, second term natin, 4. A sub 1 natin is 12. Then, multiply to 1/3, which is our ratio. The exponent will be from 3 yun, diba? 3 minus 1. So, 3 minus 1 exponent natin. We have 12. Then, sorry, 1/2 na ilagay ko. That is 1/3. Then, raised to 3 minus 1, 2. So, medyo maalwan pa ngayon, diba? Then, 12 times 1/3 raised to 2, or 1/3 raised to 2, that will be 1/9, diba? So, 1 over 9. Then, 12 times 1, 9. 12 times 1, that is 12. 12 over 9. Magiging 12 over 9. 4 over 3. Kapag nilowest term natin. Okay? 4 over 3. Then, let's go to the fourth term. A sub 1 is 12. Then, raised to, multiply to 1/3 raised to 4 minus 1. Muna. 12 times 1/3. Then, 4 over 1, that is 3. 12 times 1/3 raised to 3, that is 1 over 3 times 3, 9 times 3, 27. 1 over 27. Tama ba, sir? 1 over 27? Tama naman. So, magkaroon tayo ng 12 over 27. What is 12 over 27? Four over nine. Then, ang huli natin is a sub 5 or fifth term natin. We have 12 multiplied to 1/3. Medyo nakaka-ano lang, no? Daming computing, pero maalwan lang sa computing. Easy to compute, pero masyadong madaming kinocompute. So, may technique naman dyan para ano na natin na. Para mas madali tayo. Yung technique nitong ginagawa ko. So, magkakaroon tayo ng 1/3 raised to 4. 1/3 raised to 4. Then, 12 times 1/3, what is 1/3 raised to 4? That is 1 over 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 27 times 3, 81. Tama ba, sir? 81? Then, magkaroon tayo ng 12 over 81, or 4 over 27. So, ito ang ating mga term. We have 12. First term natin, 12. Then, we have 12. 4.
4 over 3, 4 over 9, then 4 over 27. Okay. So we have 12, 4, 4 over 3, 4 over 9, and 4 over 27. Okay. 2 over 3, 1 over 2, 1 over 4, 3 over 9, 3 over 4 pala, 3 over 4, or 9 over 4. So, is this a geometric sequence or not? Natatawa si Grace. So, kuhanin natin ang ratio niya. So, bigyan ko kayo ng hint, diba? Kunyari, ratio muna nitong 1 half pati 2 third. Paano yung fraction over fraction, sir? Unahin natin si 1 half kasi si 1 from right to the left tayo, diba? 1 half 1 half over 2/3. So, anong ginagawa natin pag nag-divide tayo ng fraction to fraction? So, reciprocal, get the reciprocal of the denominator. We have 2/3 here. Diba? So, kuhanin natin yung reciprocal ni 2/3. What is the reciprocal of 2/3? Kabaliktaran ni 2/3, 3 over 2. 3 half. Yeah, 3 half. So, si 1 half, copy lang natin si 1 half. Then, multiply natin siya kay reciprocal ng ating denominator. Magiging 3 half. Okay? So, 1 half times 3 half. So, magkaroon tayo ng 3 over 4. So, may ratio na tayo dito na 3 over 4. So, hanapin nyo din kung 3 over 4 ang ratio ng ibang sequence natin. Okay? So, this sequence is not a geometric sequence. Kapag dito sa pangalawang term natin, nagkaiba na sila. Ang mangyayari dito, i-conclude na agad natin na not geometric sequence sila, diba? Kung dito pa lang magkaiba na sila, it means hindi na sila geometric sequence. 1 over 4 times 2 over 1. So, magkaroon tayo ng 2 over 4 or 1 half. So, magkaiba na sila, diba? So, pwede nyo nang hindi computing yung iba. So, dito pala magkaiba na sila. So, this is not a geometric sequence, diba? So, next example tayo. So, naintindihan naman kung paano makuha kung geometric sequence ba or not. May tanong tayo doon? Wala naman. The next natin example, ito na, pagkuha ng n term. Ito na yung pagkuha ng n term. Halimbawa, find the n term. So, ito na yung pinaka topic, diba? Find the 9th term of the geometric sequence. Negative 6, 12, and negative 24. So, meron tayong tanong dito. Find the sequence, find the 9th term. So, 9th term yung hinahanap natin, diba? So, we're going to find the a sub 9 natin because yun yung 9th term natin. Of the geometric sequence, so sequence to class ha, SAQ na yung tinag ko. 3, negative 6, 12, and negative 24. So, this will be negative 24. So, negative 24. So, may a sub 1 tayo. What will be our a sub 1 here? 3. And what is our common ratio? 3. We have 3, negative 6, 12, and negative 24.
Negative 16 over 3. Negative 16 over 3? Ba't parang ang layo? Tunay. So, we have the ratio. Tingnan natin. We have negative 6 over 3. Ano nangyari sa calculator mo, Gabe? Negative 6 over 3, that is negative 2. Tama ba? So, tingnan natin dito naman, 12 and negative 6. So, 12 over negative 6. So, negative 2. Okay. So, may ratio tayo of negative 2. Naman ko kung ano nangyari sa calculator ni Gabe. Ano po yung number na nalagay ko? So, we have the common ratio of negative 2. So, okay na tayo dun sa ratio, diba? So, common ratio natin, that is negative 2. So, basta sa ratio natin, divide lang natin. Numerator, then, papunta sa left tayo sa denominator natin. Okay? So, our ratio natin is negative 2. Then, we have a sub 1, which is 3 natin. Then, itong inahanap natin sa a sub 9. So, kung sa a sub 9 inahanap natin, punta tayo sa formula ng geometric sequence natin. Diba? So, meron tayong a sub 9, a sub n, yung n natin, which is 9. So, we have a sub 9 is equals to a sub 1 natin, 3. Then, multiply natin kay ratio natin, which is negative 2. Then, ang n natin, 9, di ba? 9 minus 1. Okay? Then, simplify natin, negative 2 raised to 8. So, what is negative 2 raised to 8? Negative 256. Ay, kung nga? Negative 200. Two times two, four times two, eight times two, 16 times two. 16 times two, 32 times two. 64 times two, 128 times two, 256. Tama ba? 256? Negative 256. Negative ba siya or positive? I don't think so na negative. Negative po. Negative siya. So, ganito class, kapag ano, kapag diba negative, negative 1 raised to 8, so magiging sagot dyan is positive 1. So, paano yung technique doon class? So, makinig kayo. Kapag ang exponent natin is even number, that is positive yung ating magiging sagot. Okay? Pag negative yung, kapag nagkaroon tayo ng exponent na ang base natin is negative, so magiging positive ang sagot dahil even number yung ating exponent. Pero kapag naging odd number siya, kunyari odd number, 5, 7, 9, so magiging negative siya. So kung magiging ano siya, sabihin natin, even numbers yung ating 8, diba? Yung exponent natin, even number. So, magiging positive siya. So, this will be positive 256. Okay? Anong lumalabas dito sa calculator? Negative pa din? So, positive na. So, ganon. So, minsan sa calculator, baka negative ang nalabas. Ang gawin nyo muna, lagyan nyo ng parenthesis. Okay? Parenthesis negative 2, close parenthesis, saka nyo lagyan ng raised to the 8. Okay? Isama nyo sa loob ng parenthesis yung negative 2. Okay? So, nagagamit kayo ng calculator. Then, para hindi siya mag-error sa mga sign. Okay? Then, this will be positive 256. Then, 3 times 256, what is the answer? 768. 768. So, this will be the, kapag pinagpatuloy natin hanggang sa 9th term, 768 ang kalalabasan. Okay?
750. Okay. Tama ba? Tama ba, sir? Tama naman, sir. Okay. So, may tanong tayo sa pagkuha ng end term. So, substitute lang tayo, diba? Substitute lang tayo ng substitute. So, kindly answer this. Find the eighth term naman. So, ito yung atin. Find the eighth. Eighth term of three, nine, twenty-seven, and eight. So in your notebook, I will give you 5 minutes para masagutan to. So find the eighth term of the geometric sequence 3, 8, 27, and 81. So send your answer again to my. Then our a sub 1 here is 3. Ang first term natin, that is 3. Then ang ratio natin, what is the ratio? Use 3. 3. Okay. So we have a sub 8. Ano yung natin yung formula? Sulat natin sa formula. We have a sub 8 is equals to a sub 1, which is 3. Then multiply to our ratio. Anong ratio natin? That is 3 also. And raise to 8 minus 1. So 3 times 3 raised to 7. Okay, we have 3 times 3 raised to 7. What is 3 raised to 7? What is 3 raised to 7? 2,187. And then, 3 times 2,187, that is? $6,561. Okay. So, ewan ko kung ano nangyari sa'yo, Sia. Siguro, nag-exponent ka, hindi sa 7, 8, siguro sa 8 mo pa rin na-exponent. Okay. So, tigil na tayo. Wait ko lang po, by accident yun na to. So, ang sagot na natin is $6,561. Okay. So, dito na tayo titigil kasi ang 3 raised to 7 is 2,187. Then, multiply natin to 3, that is 6,561. So, this will be our final answer. So, the 8th term natin is 6,561. Okay? So far naman, lahat naman nakukuha. Okay? So, si Sian, alam ko, nakukuha mo naman din si Sian, diba? So, okay. So, iyon yung ating geometric sequence. Sino may tanong? May tanong pa ba kayo? No. Okay. Then, geometric means naman tayo. So, pag sinabing geometric means, it means yung nasa gitna naman nila, diba? So, geometric sequence and geometric means naman tayo. So, isang topic lang to eh. Isang example lang itong geometric means. So, pag sinabi natin geometric means, for example, we have here a sequence of a sub 1, then x1, then x2, then x3, then a sub 5. Okay? So, pag geometric means, yung nasa gitna nila, okay? Yung nas in between nila na sequence. Okay?
So we have a sub 1, then a sub 5. Then we're going to insert 3 geometric means, or di kaya 2 geometric means, or di kaya 1 geometric means. Pag sinabing geometric means lang, insert a geometric means in this 2 sequence. So kapag walang sinabi ko ilang number geometric means, it means na isa lang yung ating geometric means na ilalagay. Kapag nilagay is 2 geometric means or 3 geometric means, so tatlong geometric means ang ilalagay natin. So dito, meron tayong sample na mahaba pala kong video. So let x sub 1, let x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, the 4 geometric means. So may nakalagay tayo, ito ako na lang magpa-construct ng tanong. Put or insert 4 geometric means between 32 and 243. Okay. So, meron tayo dito, insert for geometric means between 232 and 243. Kapag sinulat natin yan, we have the first term na 32. Diba? Then, we have 1, 2, 3, 4, then, pang-anim na term si 243. Okay? So, kasi nakalagay 4 geometric means. So, we're going to insert 4 space or 4 sequence term between 32 and 243. So, ganyan na, diba? So, anong merong mga given tayo? We have a sub 1 which is our first term na. Anong first term natin? 32. Diba? Then we have a sub n, or which is our last term. A sub n natin, or anong ilalagay natin na last term dito? Ilang term sila lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim sila lahat, diba? So a sub 6 natin ilalagay ito. Ang first term natin 32, then ang a sub 6 natin is 243. So, anong kailangan natin kuhanin? We need to get the ratio. So, how can we get the ratio? So, balik tayo sa ating formula. We have a sub n is equals to a sub 1 times r raised to n minus 1. Okay? So, in this formula, makukuha natin si ratio. So, ang a sub n natin, which is a sub 6, diba? A sub 6 natin, we have a sub 6 is equals to a sub 1 natin is 32. Then, dahil wala pa tayong ratio, fill natin na blank si ratio. Then, ang n natin, what is our n? That is 6 minus 1. So, remember ang n natin, that is 6. So, dahil lahat sila, ilang term ba lahat meron tayo? We have 6 terms. So, 6 yung ating n. First, the last term natin. So, si a sub 6, papalitan natin siya. We're going to substitute a sub 6 to 243. Okay? Because we have the value of a sub 6, 243 equals 32 times r raised to 6 minus 1. What is 6 minus 1? That is 5. Okay? So, we have 233 is equals to 32 times r raised to 5. Okay? So, meron na tayong ganyan. Okay, na substitute na natin lahat. Now, after we substitute, we're going to isolate the variables r para malaman natin what is the ratio. So, we're going to to isolate the variable r, unahin natin i-divide both side by 32. Okay? Dito, di-divide naman natin both side by 32 bago tayo tanggalin yung exponent. So, 243 divide 32.
Meron ba siya? Wala. 7.5. So, kapag dinivide natin siya at naging 7.5 or fraction pa din, wag na natin siyang i-divide, okay? So, cancel na natin si 32. So, we have 243 over 32 na lang. Kasi hindi naman siya perfect na kapag dinivide natin, perfect whole number, diba? So, kung hindi naman siya perfect at fraction pa din, hayaan niya na lang na fraction muna. Then, matitira na lang sa atin is si r raised to 5. So, move natin si r raised to 5. So, dito natin pagpatuloy. So, we have 243 over 32. Then, equals to r raised to 5. So, paano ang sunod natin gagawin para ma-isolate si r na meron pa tayong exponent? We're going to, kailangan maalis natin sa exponent na 5. Paano natin naalisin sa exponent na 5? So, igagkukuhanin natin yung fifth group. Okay? So, lalagyan natin ng 5 dito. Fifth group ang tawag doon. Okay? So, kung anong number ng exponent natin, yun din yung number na magiging fifth root, na magiging square root natin, okay? So, hindi na siya square root, fifth root na yung tawag sa kanya. Para ma-cancel natin si 5, pati si exponent na 5. Yung si, cancel natin si fifth root, but then cancel din natin si exponent na 5. Okay? Then, matitira na lang si r. So, ito ang, ano dito? Ang tawag dito? Ang challenging dito. So, you're going to get the fifth group of 32 and the fifth group of 243. So, using your calculator, pwede nyo yung ma-compute using your calculator. Get the fifth group of, una, 243 muna. Fifth group muna ni 233. Three. So, pwede natin pag-iwalayin sila. Fifth group muna ni 243. Then, sa pangalawa naman, fifth group ni 32. Okay? So, over yan, diba? Ayun, naka-over na pala. So, ang fifth group ni 243 is 3. Then, what is the fifth group of 32? So, we have the answer of 3 over 2. So, ang ratio niya is 3 over 2. Tapos na ba tayo? So, hindi pa tayo tapos na yan. Kasi, ano yung apat na ano, geometric means na nandito, diba? So, dahil alam na natin what is the ratio, imumultiply natin sa ratio by 32. Then, the preceding terms para makuha natin yung ating geometric means na apat. Okay, 32 times 3 over 2. 48. So, 48 na yan. So, we have 48 here. Then, 48 times 3 over 2. 48. 7. Yes. 72. 72. 32. Ay. 72 po. Joke lang po. Divide po pala na pindu. 72. So, 72 na yung sunod. Bago si 72, multiply natin kay 3 over 2 ulit. 72 multiply kay 3 over 2. What is 72 over multiply 3 over 2? One hundred eight.
Then 108 ang sagot dito. Multiply ulit natin siya kay 3 over 2. One hundred eight times three over two. 162. Okay. So yung pala yung sinak ni Carl. Okay. So alam na natin ang power geometric mean. So the power geometric mean is 48, 72, 108, and 162. Naunawaan natin. Did you get it? So, thumbs up nga sa mga nakakuha. So, how about the others? How about you see yan? So, take a screenshot. Nabura, ay, nabura ko na pala kanina pa. Nakopya nyo ba? Opo. So, makopya naman natin. Na to, 108, then 160. Okay, take a screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Always remember ha, divide muna natin siya both side, then saka natin siya i-square root or flip root or ano pa man siyang number na lumabas. So use a calculator para mas madali tayong mag-compute sa fifth root na mga fourth root ganun, okay? Then try to answer this on your notebook. So geometric means pa rin tayo. So insert 2, so madali lang 'to, dalawa lang eh. Insert 2 geometric between, mahirap pala, malaking number, 729 and 64. Okay, insert two geometric means between 729 and 64. So may first term tayo na 729 dito, diba? Then 1, 2, then 64. Hindi 64 mauna ha, kasi sinabi dito 729 ang una. Then panghuli ang 64. Kaya ganyan ang mag-i-insura niya. Pababa dapat ang numbers din natin. Okay? So answer it in your notebook, then send it to my messenger again. So sagutan na natin. We have insert two geometric means between 729 and 64. So the first term natin is ang a sub 1 natin is 729 and our last term a sub n or sabihin natin a sub 4 kasi 4 terms naman sila lahat. A sub 4 natin is 64. Sixty-four yung a sub 4 natin. And then, anong formula natin? We have a sub n. A sub n is equals to a sub 1 times r raised to n minus 1. So, ang a sub n natin, which is a sub 4 or 64 na to, diba? A sub 4 to or 64 natin. Then, ang a sub 1 natin is 724. Ang ratio natin, ito yung wala, yung ratio. So, we're going to find what is the ratio. Then, ang n natin, that is 4. Dahil lahat sila, meron silang 4 terms, diba? Mula sa 79 hanggang kay 64, minus 1 lang natin. Okay, yung first term po, 729. Ay, okay. Oo. Sorry. 729. Bakit 4 yung nasulat ko doon?
7 and thank you, Gab. Gabe. So we have 729, then raise natin, raise to 4 minus 1. So simplify natin, 729, yung exponent natin, ratio, raise to 3. Then we have 64. So first term, so kabalita na ng PEMDAS dahil mag-ano na tayo. Divide natin both side by 729. So ganito din bang ginawa niya, 729. Then divide to 729. Then cancel, cancel, matitira si R, raise to 3. Then ito naman is 64, raise to I over 729. So, magpo dito. Then, anong sunod natin gagawin para mawala sa exponent na 3 kay R? So, since na-cube siya, diba kapag 3 cube, kapag 2 is square, kapag 3 cube, kapag 4, 4, to the fourth power, to the fifth, doon na, diba? Dahil cube siya, kukuhanin natin yung root ng cube. So, that's what we call cube root, okay? Cube root din ang kukuhanin natin. So, get the cube root. Cube root. So, cube root, bago cube, cancel natin yon. R na lang matitira. So, what is the cube root of 64? Cube root of 64. 4. 4. Tama. That is 4. And what is the cube root of 729? 9. 9. So we have the ratio of 4 over 9. So this is our ratio. Si 4 over 9, i-multiply natin sa dito kay 4 sa 729. So, hindi ko lang alam kung ano nangyari kay Gwen kasi isa lang yung naging geometric means mo, diba? So, 729, multiply natin siya kay 4 over 9. So, 729 times 4. Bago divide natin yung sagot kay 9. 729 times 4, then divide natin to 9. The answer is 324. So, ito yung next term natin. Matapos si 729, 324. So, si 324, diba nagkaroon tayong 324? Multiply ulit natin siya kay 4 over 9. 324 times 4, then divide by 9. What is the answer? So, sabi ni Carl, that is 144, which is correct. So, meron tayong 144 dito. So, tingnan natin kung tama ba itong ginawa natin. Kapag minultiply ulit natin si 144 kay 4 over 9, kapag 64 ang lumabas, ibig sabihin tama yung ginawa natin. 144 times 4 divide 9. So we can validate that this sequence is geometric sequence and they have the means of 324 and 144. So ang two geometric means niya between 729 and 64 is 324 and 144. Okay? So may tanong ba tayo? So, wala na naman tayong tanong, diba? So,
So this is our final answer, 324 and 144.